What's up, guys? Thank you for tuning in for today's vlog. Sa araw na ito, we are just gonna learn on how to sell our car. Paano gamitin ng upshare process or platform para ma-transfer po natin ang ating sasakyan to someone else. So if you're planning to go for exit or kayo po yung nagbabalak na umuwi na at Southeast Asia na nga, or you just want to sell your car, gusto niyo lang pong ibenta ang inyong sasakyan, nasa tama po kayong vlog at video na pinapanood. So without any further ado, ano pang hinihintay natin? Let's do this! So the first thing that we need to understand is yung mga requirements po. So we need to have a valid ikama para sa mga bibili ng sakyan. Yung insurance na kabibili lang po ng buyer, yan po napaka-importante yan. Ganun din po, kailangan din po natin ng valid driver's license. At ganun din po yung upshare account, no, kung saan kailangan natin iayusin ang lahat. Maging mga bangko, ang bangko na kailangan natin, as well as yung internet connectivity using our cellphone and our laptop. Ganun din naman sa magbibenta ng sasakyan, kailangan po yung MBPI po natin ay valid at updated po. Ganun din po kailangan natin ng valid ikama, valid license, as well as walang traffic violation doon sa naka-register na sasakyan. As well as yung estimara po natin ay kailangan po ay updated din. Maging ang upshare account natin ay dapat meron tayo. At yung banko na kailangan pag-transferan ng pera ng buyer. So, ang unang-unang natin gagawin ay mag-login tayo sa account natin sa upshare. So, key in your username as well as your password. At pagkatapos po nun ay mag-message po sa inyo sa inyong cellphone. I-enter nyo lamang po ang OTP as well as click nyo po yung login. Pagkatapos po ay punta po kayo dito sa my vehicles. Click the vehicle ownership. And makikita nyo po yung sellers pagka-scroll down nyo po. Ayan po. So, i-click nyo lamang po yan. Pagkatapos nyo maklik yan, makikita nyo po yung vehicles na nakaregister sa inyo. Click nyo lamang po yung vehicle na yun. As well as enter nyo po pagkatapos nyo maklik yung vehicle na yun. Enter nyo po yung desired amount na gusto nyo pong ibenta doon sa sasakyan nyo. Pagkatapos po nyan, select nyo po yung bangko as well as yung IBAN nyo po na kailangan pag-transferan ng pera ng buyer. So pagkatapos nyo pong maisulat yan, kailangan po alam nyo rin po ang birth date ng bibili ng sasakyan nyo as well as yung ikama number nyo. So kung alam nyo po yan, enter nyo lamang po dyan. At pagkatapos nyo ma-enter po yan, alamin nyo rin po kung saan lugar na paruroon yung taong bibili ng sasakyan nyo. Kasi kailangan nyo pong ilagay maya-maya pagkatapos nyo ma-enter yung birth date nung bibili ng sasakyan. So, kung sa lugar po niya ay ito po yung lugar niya, i-enter nyo po yan. Hanapin nyo lamang po sa scroll down list. And then, click nyo po yung, pagkatapos nyo po yan, i-click nyo lamang po yung continue. So, pagkatapos nyo pong matype lahat, i-check nyo po kung tama po yung in-enter nyo mga details. Importante po yan kasi po magta-transfer po ng pera. So pagtapos nyo po ay na-check nyo na po yan, yung terms and condition po ay kailangan nyo pong i-tick yan. Pagkatapos nyo ma-check lahat, continue po, press continue. Then after nan, mag-message po sa inyo na you're waiting for the buyer's acceptance. So once the buyer accepted the offer, it will appear on your upshare. Tapos click view request lang para makita nyo po kung ano po yung naging updates. Then pagkatapos nyo, press nyo lamang or click nyo lamang po yung awaiting approval. By that, makikita nyo po yung details as well as yung vehicle ownership transfer. Makikita nyo po. Kung gusto nyo po i-print, pwede nyo po i-print yan. So after na po ma-accept yung approval, mag-notify po sa buyer as well as once na in-accept ng buyer, ayan, mag-notify po sa upshare nyo, you need to click that view request. Dyan na po makikita po yung buyer na nagbayad na po in full. Then you need to proceed to the vehicle delivery para yung completion ng transaction ay mapulpil na po. So after that, so once ma-check nyo po or ma-click nyo po yung vehicle delivery, pagkatapos nyo po nyan, ay kailangan nyo po i-check yung details ng mga
mga mga details na nakasulat dyan para sa vehicle delivery. So once you have confirmed na tama po yung mga nakasulat dyan, eh kailangan nyo pong i-tick na naman po yung terms and condition, and then click nyo po yung submit. After po nyan, makaka-receive po yung buyer, PT, OTP. You need to ask that buyer na i-send po sa inyo yung OTP yun para ma-key-in nyo po. Once you do that one, so you need to go down para makita nyo po yung contract. I-tick nyo po yun para ma-submit po. And when once you do that, may transaction na po, matatapos na po. So yun po ang ating munting vlog for today. I hope you like the video and you have learned something. So once you have done all of that, mag-message po sa inyo na ito po yung message na marireceive nyo po. Until next time, thank you and God bless.